Mount Balunggao ay isang hindi aktibong bulkan na matatagpuan dito sa Pangasinan. Maliit lang ang bulkan na ito at meron itong taas na 382 meters above sea level. Ito ang pangunahing atraksyong paturista ng bayan. At kasama din ang Balunggao Hot and Cold Spring Resort na kung saan nasa paanan lang ito ng bulkan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-move on? Isantabi natin ang pangyayari at magpatuloy. Dapat tayong magpatuloy sa susunod na ganap ng buhay. Aaminin ko, pilay na pilay ako sa biyaheng to dahil sa pagkasira ng drone ko. Wasak ko! Pero tulad nga ng sinabi ko, move on na at magpatuloy. Welcome back to another episode, mga first-timers. Ito ang continuation ng biyahe namin sa Pangasinan pagkatapos ng pag-crash ng drone ko. Lahat ng plano nag-iba. Naudlot kong baga. Bawi na lang ako sa susunod ha. Malamang sa mga oras na pinapanood nyo to, eh nasa biyahe na ako. Tuloy ang biyahe. Kaya naman kami ay nagpasya na lang na maghanap ng isang pwedeng pagpahingahan at maliliguan. Ano yan? Electric fan. Itong ano-anong binibili mo? Eh, para sa atin mamaya. Matutunog tayo eh. Magkano yan? $2.20. Walang hotdog. Walang hotdog? At sa pagpapatuloy ng ating vlog na nagkaroon ng side trip at naiba ang plano dahil nag-crash ang ating lolo na drone. Okay, welcome back to another episode, mga first-timers. Ngayong hapon, mag-alas 4 ng hapon, 12 kilometers mula dito sa kinakatawan namin, Rosales, Pangasinan, mag-overnight tayo sa isang hot spring / cold spring. Ulitin ko, hindi ako nasisira ng loob dahil nasira yung drone at nag-iba lahat ng mga plano ko dito sa season 2 natin. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko nga, kapag merong nawawala, may bagong dadating. So doon ako na-excite. Yan ang gagamitin namin ngayong gabi. Pangalawang gabi namin natutulog dito sa sabana na to. Magkano ako sa'yo? Ako muna, magkano to? 5 pesos. Yung sa pin, tsaka yung saging, magkasing na pin. May tanong ako sa'yo. Oh. Anong mas gusto mo? Mag-travel na nakasasakyan o nakamotor? Nakamotor. Bakit? Mas kontrolado ko yun kasi yung oras kapag nakamotor ako. Pag sasakyan kasi medyo mabagal. Sa motor, masanay ako sa motor. Mabilis ko matansya yung oras ko ba. Ngayon ang tanong ko, pupunta tayo ng hot spring ngayon. Paano magkakaroon ng hot spring sa isang lugar na wala namang bulkan? Hot spring, cold spring, di ba? Pag yun, ordinaryong ilog. Ewan. Tara na. 4.2 kilometers. Doon tayo matutulog tayo doon ha? Oo. Overnight tayo ulit. Wala naman tayo matutulogan kung di sasakyan. Dito tayo matutulog. Yes. Dito at dito lang. Tuloy na natin ang biyahe. Ang Balunggao ay isang ika-apat na klaseng munisipalidad sa lalawigan ng Pangasinan. Mayroon itong populasyon na mahigit 30,000 na katao. Ang bahay ng Balunggao ay unang inakupahan ng mga nomadiko. Sila ang mga magsasaka na naghahanap ng lugar upang manirahan. Nakikibahagi sa agrikultura upang mabuhay. Naging matagumpay din ang pag-aalaga ng kambing sa bayan na to. Kaya naman nagba siya ang lokal na pamahalaan na parangalan ng industriya sa panahon ng pista ng bayan nito. Tanyag din ang lugar nito sa mga kakaning tulad ng tupig, patupat, at ang organic na inuming tuba. So ibig sabihin, kung kinatawag na Mount Balunggao yung pupunta nating hot spring, pero hindi naman bulkan yun. Bundok lang yun, hindi yun bulkan. Eh, bakit naman yung Mount Makiling? Oh. Mount Makiling, bulkan yun. Hindi. Pero tulog na bulkan. Ang tawag natin sa kanya is mount pa rin. Bundok lang din siya. Pero bulkan naman siya. Baka dyan Mount Balunggao na yan is bulkan siya. Try natin alamin pagdating natin. Mm-hmm. Pero hanggang wala tayo doon. Manguhula tayo. Pero feeling ko nga kung may hot spring, maaari. Bulkan siya. Pero bulkan siya na hindi kumbaga, parang hindi siya well known ba ng mga bulkan tulad ng mga bulkan na alam natin, bulkan Mayon
Bulkang Taal. Andun pa rin ang pagdududa kung may bulkan nga ba sa hot spring na pupuntahan namin. Kaya binaybay na lang muna namin ang daan patungo sa hot spring. At nag-stop over muna para mamili ng prutas na pwede namin kainin sa biyahe. Gusto mo yan? Prutas? Ano prutas? Lanzones. Oh! Ha? Oh, sige. Paunin natin doon. Pwede matikim? Matikim mais? Saan to galing? Galing? Davao. Oh, kita mo nakapunta pa ng Davao to dito? Ano kalahati na yan? Ang lalaki oh! Paano napunta dito to, Kuya, galing Davao? Kuya, magkano kilo? 100. 100 din? Eto dito? 200. Kahit kunti lang dito, half kilo lang dito man. Eto po ba? Saan po ba galing ito? Laguna. Laguna, taga Laguna ako. Yung mount ba dyan? Mount, anong tawag ng bundok? Lama. Bulangaw? Balunggaw. Balunggaw? Balunggaw. Ano siya? Bulkan ba siya? Bulkan siya. Parang ganun. Pero balit lang. Balit lang. Ah, yun ba yung ano? Yung natatanaw dyan? Kaladong pagkulado. Okay. Laguna. Oh, thank you, Kuya. Nakarating din eh. Hindi ko pwedeng palagpasin ito. Tay! May tuba ba? Kuya, may tuba pa kayo? Wala! Naubos na ba? Sayang. Meron daw doon isa. Doon kami sa kabila, ate. Sige. Mahal, gusto kong try ko lang. Try tuba, ha? Yan! Tay! May tuba ka? Ubus na? Baka naman may tinago ka dyan. Malamig na tuba yan, malamig. Sayang. Mabenta ba yung tuba na yan? Gusto ko sana tikman eh. Hindi pala, nakatikim na pala ako niyan. Gusto kong tuminom ulit. O sige po, di ba? Salamat. Salamat po. Sige po. Nanon talaga. Sweet tuba for safe. Sige po. Salam. Sayang. Sayang no. Kung ano-ano na pinagagawa natin. Hindi, malay mo naman bukas meron. Hindi, malay natin dyan sa unahan meron. Oo. Oh. Hindi kita tayo. Dire-diretso lang? Oo. Oh. Lapit na lang. May pamayon pa rin naman. Oo, sige. Salamat ha! Sige! Hindi ako makapaniwala mayroong bulkan dito sa Pangasinan. Kung bulkan man ang tawag dito. Yan yata yan o. Oh. Wala tayong drone. Parang yung makikita. Mamaya sana makita natin. Tatanong natin sa mga kinakaukulan. Yes! Payapa ang lugar na to at hindi ganong katao. Kaya naman sinamantala na lang namin na enjoy ng lugar kahit nagbago ang lahat ng plano. Ito. Yan. Ito? Hindi, pababa, pagbaba kanan. Okay. At tuluyan nang sumilip ang bulkang Balunggaw sa amin. Ito siya. Ito yon. Ito. Mount Balunggaw. Yan. So kung bulkan nga yan, posibleng mayroon talagang hot spring dito. Tara. Ayan. Speaking of Balunggaw Hot Spring Resort, 200 meters. Hot Spring, Balunggaw Hilltop Adventure para sa mga nagbabike. At narating na nga natin ang Mount Balunggaw Hot and Cold Spring. Hindi tulad ng inaasahan, isa siyang man-made resort. At hindi rin tulad na nakasanayan natin na kung saan saang libliban lang. Modern Hot Spring and Cold Spring. Cold Spring and Hot Spring, di ba? Pero nakakamangha ang lugar na to. Nasa liblib na lugar, merong ganitong kagandang resort. Nasa paan pala mismo tayo nung Mount Balunggaw. At dahil nga saban lang tayo natutulog, para-paraan na lang kung saan kami pwede maligo. Ay. Hindi siya yung tulad ng masapalitan ng in-expect namin na cold and hot spring na medyo alam niyo na, yung tinutukoy kong hot spring. Medyo moderno. Mag-ilip nga eh! Dahan-dahan lang! At least hindi siya paasa. Iba kasi kanyari lahat spring eh. Oh, ang ingit talaga. Ito kaya! Nanay, bulkan po ba yung Mount Pangura, ano? Parunggaw? Hot spring. Ito? Di po, yung bulkan po yan? Hot spring po. Hot spring po yan. Opo, yung buntok po. Oh yan. Hindi siya bulkan? Bulkan. Ah, bulkan! Bulkan! Ang Mount Balunggaw ay isang hindi aktibong bulkan na matatagpuan dito sa Pangasinan. Maliit lang ang bulkan na ito at meron itong taas na 382 meters above sea level. Ito ang pangunahing atraksyong paturista ng bayan. At kasama din ang Balunggaw Hot and Cold Spring Resort,
na kung saan nasa paanan lang ito ng bulkan. Sunog ang itlog ko. Meron tayong pang dinner. Hard-boiled egg. Bilang nakatira sa Malolos, Bulacan, feeling ko ito yung pinakamalapit sa akin na hot spring and cold spring na pwedeng dayuin. Oo. Mas malapit sa Laguna. Mas malapit to kaysa sa Laguna. Alin? Itong lugar na to. Ano ka? Mas malapit. Malapit to. Mas malapit to, Mahal, promise. Hindi. O sige na, mas malayo to. Lagpas ko yan. Mas masarap dito. Lagpas ko yan. Paja ka lang. Ah, hindi pala. Hindi. Ay, hindi na. Hmm? Bango. Kasi yung buhay po namin doon sa Maynila, lagi nakaka-stress. Century 2 na lang, sapat na. Dadalawang tao lang ang gumagawa ng ganito sa buong Pilipinas. Ako lang at si Ninong Ray. Alam mo ba yun? Pare? Pare? Ito lang pagkain namin. Yes. Century 2 na na. May kangkong. Totoo ang narinig nyo sa akin. Talagang nakaka-stress ang buhay namin sa syudad. Isa sa mga dahilan kaya ginagawa namin ang mga ganitong bagay ay para pansamantalang matakasan ang busy na buhay namin. Grabe naman, sobrang init nung ano? Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Ganito lang masarap na. Ako, kontento na ako sa kanya. Simpleng buhay, simpleng pangangailangan. Pwede kang maging masaya sa mga mamahaling bagay, mga bonggang bagay. Pero, pwede rin yun sa mga simpleng bagay sa lahat. Tama. Maswerte tayo na sa ganitong bagay, masaya na. Ano tayo? Giyong na... Giyong... Ano? Mahirap version. Mahirap version. Dito kami matutulog sa van. Oh, yes. Dito tayo matutulog ngayong gabi. Pangalawang gabi na natin matutulog. Pero mahal, pwede tayo mag ganito na hiwalang motor na kasama. If ever. Pwede, why not naman. Kasama din natin mga kaibigan natin, pero magte-tent sila. Yes. Gusto nila, sila Lasa Dick, mm-hmm. sila Dantox, JM, sila MotoGP, JM, mga cowboy naman natin mga yun. Oo. Kapatid ko, Genesis, Initial Gen, kung gusto niya. Pwede. Gusto na. Basta dito lang, payapa lang, sapat na. Pare, labas mo na yung tirang kanin kanina. Siyempre. Kanin! Calamares! Yes, thank you po. And... Tirang pusit. Pusit! Ati tayo ah, ating kapatid to. Itong kanin. Kapatid to? Yun ang kasabihan nila pala na. Pwede naman tayo maging magkapatid ah. Sige. Tawagin mo ang kuya. Di ba kuya tawag mo saan dati? Oo, tignan mo. Ay, ikaw ang unang tumawag sa akin ng ate. Nag-chat ka. Ate, pa-shout out. Huwag kang ano. Mukha. Pinost ko na yon. Mukha kasi matanda nun. Kaka-makeup mo. Oy, hindi ako nagme-makeup. Kilay lang, kilay. Slipe lang ako that time. Yung nagla-live ko sa Facebook na nagla-live kang wala ka nang ginagawa. Ako. Gumaganong-ganon lang ako. Huwag kang ano. Sabi ko ito yung pinaka-effortless na live ah. O, ba't ka nanonood? So, ang ibig sabihin, interesado ka sa akin. Hindi ako nanonood noon. Dumadaan ka lang sa news. Ay, ako na papasang out. Sino nga lang to? Last taste ko. Mataas mo yung taste niya. Kapal mo ko. Nag-enjoy at nabusog kami sa simpleng ginisang century tuna at kangkong. Dagdagan pa ng take-out ng mga natirang pagkain namin kaninang tanghalian. Tira! Dahil pagod at wala na rin magawa pagkatapos ng kwentuhan, alas 7 pa lang ng gabi ay dinalaw na kami ng antok at nagpa siyang magpahinga na. Good morning. Good morning. Napakaganda ng electric fan mo ah.
Siyempre, salba-salba ko dyan. Lamig sa loob ng van. Welcome to Boy Peace Van Life in Pangasinan. Kung saan sinisiksik mo ang sarili mo sa loob ng van na merong malaking scooter sa harapan. Kaming nag-adjust para kay Spike. Pero okay naman. Ano kayakap namin dalawa? Oo, oh, yan o. Oh. Ang sarap ng tulog namin. Siguro 7:30 ng gabi, tulog kami. 7:30 ba yun, man? 7:30 ng gabi. Wow. Sinong natulog ng 7:30 at nagising nung maaga? Tulog na. Kasi yung lugar, tinaw niya naman o. Oh. Yung lugar o. Oh. Napaka payapa. Probinsyang-probinsya ang buhay dito. Ah, 12 hours na nakatulog. Grabe. Pero big shout out muna sa Bluity Power Station. Ito 'yon. Ito ang ginagamit namin na portable power station. Kapag bumubiyahe kami, nakakapagluto kami diyan ng kanin, nakakapagsaksak kami ng rice cooker, charge ng phones, electric pan magdamag. Wala lang kaming ilaw pero pwede maglagay ng ilaw. Grabe, napakalakas niya, napakalaking storage ng kuryente ang nailalagay diyan. Kaya hindi kami na problema ng power supply namin dito sa van. 2 days na natin ito ginagamit, no? 2 days na yan. Napakaswerte natin na merong Bluity tayo na power station na alam natin na ito talaga yung pinakaunang kailangan kapag nag-van life ka. Kasi hindi naman all time naka-under yung sasakyan mo. Mauubusan ka ng gasolina, mauubusan ka ng kuryente. Pag binuksan mo yung ilaw mo sa sasakyan, ang patay ang makina. Bluity power station. Kailangan niyan. Pagka-set up mo ng ganyan, pare. On mo yan. Hawakan mo yung cellphone mo. Tapos paliparin mo na yung drone mo. Alala ko naman yung drone ko. Sige na, magkape na tayo. Mahal pag naka-headband ka, para ka lumang tao. Ha? Yung mga banda-banda dati sila, lewd, ano. Grabe mga sampagita, ganyan. Figaro yung G-Hawas. Sapat na ang haba ng tulog at pahinga namin para sa isang linggo na namang puro trabaho. Dito sa tindahan ni Ate Wena kami tumuloy. Hi, Ate Wena! Hello! Ayan. Ito ang kanyang tindahan. May video ka dyan. Isang tindahan na nagsiserve ng mami sa umaga, pati iba't ibang pagkain sa buong araw. At syempre, bago umuwi, ay hindi ko rin palalagpasin ang tuba. Kala mo rin, hindi kita babalikan, no? Meron na, pabili ako tuba. Bago po yan. Sure po kayo matamis to? Oo. Uy, ang lapot, oh. Eh, ano yun? Talagang ganyan. Ganyan po talaga ang tuba? Ah, kasi ano, malamig. Ay, ice cream. Natupad rin yung kahapon ko pinapangarap to. Pati ang kakaning patupad ay tinake out na rin namin. Ang biyahe na to ay masasabi kong preno sa kabisihan ng buhay. Kahit na naudlot man ang mga planong biyahe natin, ay nakapagpahinga naman tayo. At nakapag-isip ng maayos sa mga susunod na gagawing biyahe. Ano pa pangalan niyo, Nay? Raquel. Nanay Raquel. Kapag may umaalis, may bagong dadating. Kapag may nawawala, may papalit. Maraming salamat sa inyong suporta. Dahil ngayon ay meron na ulit tayong bagong drone na gagamitin sa biyahe natin. Alam nating marami ang hot and cold springs dito sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay taga Luzon, katabi ng Bulacan at Pampanga, ito ang pinakamalapit na spring na pwede niyong puntahan. So ano pang inaantay niyo? Pumunta na sa Balungaw, Pangasinan, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, don't forget to like the video, comment, and subscribe. Muli, ako si Boy First Time. Life is good here in Balungaw. Sa